Yan. So, tingnan nyo mabuti mga boss. O, yan, di ba? O. Nagre-reflect yung sinag ng araw sa kintab niya. Yan. So, yun. Hello, what's up mga boss. Welcome back sa ating channel. July M's. Muli, tayo magbabalik para naman sa isang tutorial video. Siyempre, para sa ating mga beginners. Hindi ito para sa mga professional, sa mga magagaling na. Ulitin ko mga bossing, para sa mga beginners. Ayan ha, malinaw na yung aking pagkakasabi. So, bali sa video na to mga bossing, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakatipid. Saan? Sa mga tiles. So, paano nga paraan tayo makakatipid sa mga tiles? For example, sa flooring, sa ating mga bar counter, sa mga countertop. So, itong idea na to, panoodin nyo. At makukuhanan nyo ito ng idea and then pwede nyo nga tularin, gayahin kapag napanood nyo yung video na ito. So tara na mga boss. At so yan na mga bossing. So for video natin para sa araw na to, malamang siguro nagtataka kayo bakit meron tayo ditong isang tipak ng malaking kongkreto. Ayan. Bali ito ay pinagtibagan ng buhos. Dahil ang gagawin nating content ngayon mga bossing ay magpapalish tayo ng concrete. So siguro hindi nyo pa alam o hindi nyo pa nakikita yung tinatawag na concrete polishing. So ibig sabihin maghahasa tayo nung semento. So alam nyo mga boss, itong sa video natin na to, pwede nyo nga i-apply to. Halimbawa, for example, nagtitipid kayo sa tiles, sa bar counter nyo, ayaw nyo magastusan ng tiles, at the same time, baka mamaya hindi maganda yung pagkakabit. So, pwede nyo gayahin. Itong ipapakita ko na video sa inyo. So, mula sa baton na yan, so, kita nyo yung itsura nyan, gagawin natin yan na napakakintab. So, yan, panoodin nyo kung paano natin gagawin yon. At so, sa project natin na to, bali ito, ipapakita ko yung mga gagamitin natin. Kailangan natin ng grinder variable. Ibig sabihin yung may adjustment. So, para pwede nating may adjust yung speed ng ating grinder. Kasi, yung ating wet pad na gagamitin, baka mag-talsikan niya pag sobrang bilis. And then, syempre, yung wet pad natin ito, mga pads natin, polishing pad, yan yung ating mga gagamitin. Syempre, kailangan din natin ng safety glass. And then, ito, pang takip sa mukha dahil medyo malikabok itong ating gagawing project. At syempre, kailangan din natin ng small amount ng tubig. So, tara na mga boss. And then, syempre kung gusto nyo mag-gloves para mas maganda, safety, gamit kayo ng gloves. So, yan mga bossing. So, tara, umpisa na natin itong ating project na to. At nakalimutan ko nga pala mga boss, kailangan natin ng cup wheel, diamond cup wheel. Ito yung ating gagamitin sa ating unang paghahasa. So, bali ang gagawin natin mga boss, itong ating concrete na yan, nahasain muna natin ang diamond cup wheel. So, tara na, let's do this mga boss. Yan, basahin natin ng tubig para hindi masyadong malikabok. Mga bossing, so hinasa muna natin itong ating concrete surface para maging plain siya, no? So hindi ko na nilahat. So nagtira lang ako ng naghasa lang ako ng konting space para makita nyo yung pagkakaiba nung ating ipapalish dun sa dating itsura niya. And then so yan, pag natapos na nating hasahin niya, pantay na. Palalabasin lang natin yung mga bato-bato. Yan, no? So para magiging maganda mamaya yung itsura niyan. Talagang napakaganda nito mga boss. Gaya na sabi ko, halimbawa meron kayong flooring, tapos ayaw nyo ipa-tiles, pwede kayong magpa-floor polish. So wala kayong maintenance sa tiles, and then papapolish lang kayo. So ito kalimitang ginagamit ito sa mga warehouse, commercial space, actually sa mga residential. So bihira lang din naman yung gumagawa nito, no? So kasi yung iba gusto tiles. So ito naman for alternative. So kung gusto nyo medyo makatipid, yan, papalish kayo. Medyo matrabaho lang yan mga boss, pero ano naman yan, worth it naman. Kasi wala kayong magiging sakit ng ulo balang araw. So bali meron tayong gagamitin na 8 piraso ng ating polishing pad. So yung iba ginagamit 5 lang. So yung gagamit natin dito is 8 pieces.
So para mas maging smooth at mas makintab itong ating gagawin na concrete polish. So yun mga boss, as you see now, no? So, ito na, yung result ng ating binabapping. So, although nakakakalahati pa lang tayo ng pad na ginagamit natin, ay makinis na siya mga boss. So, pag ito'y hinahawakan nyo, naku, kunaan dito lang kayo mga boss, pag hinahawakan nyo, para kayong hindi humahawak ng bato. Akala nyo, hinahawakan nyo is tiles at saka solid surface. Sobrang dulas niya, smooth. Yan, no? Smooth na smooth siya. And then, nakikita nyo yung difference between sa nabapping na and then yung hindi pa natin nabapping. So, yan ang itsura niya. Naku, napakalayo mga boss, di ba? So, ito yung ating nabapping na. So, tutuloy-tuloy lang natin. And then, hanggang ma-achieve natin yung pinaka-makintab na kaya natin gawin dito sa ating bato na to. So, yun mga boss. Bali, pupunta tayo sa ating pinaka-climax. So, tatawagin mo natin, El. Papahipo natin dito sa kasama natin itong bato. Kung anong magiging pakiramdam niya. Hipuin mo yung bato. Anong... Mukha pa ba siyang bato? Di, parang tiles. Oh, so narinig niyo mga boss, ang kinis no, parang tiles na daw. And then kita niyo, makintab na 'yan. Makintab na 'yan mga boss. Oh, ito yung dating itsura niyan. Oh, ito yung before. Oh, yeah, kita niyo naman, 'di ba? Nasa palibot niya. So kaya 'yan lang talaga yung part na binaping ko. So para i-demonstrate lang at ipakita sa inyo kung paano yung pagpapalish at and then kung ano yung pinagkaiba niya, yung kung ano yung finished product niya. So kaya talaga ng mga napakaganda nitong ganitong technique. So sa mga hindi pa nakakalam, so kaya pinapaalam ko sa inyo. And then para ma-apply nyo sa mga gusto nyo, pag kasi medyo malaki matitipid nyo dito mga boss, lalo na sa mga countertop. Tapos ayaw nyo magpalagay ng solid surface. Kasi pag yan nabapping mga boss, akala nyo solid surface yan. Isa pa, laki na natitipid nyo. Kasi imaginin nyo buhos. Tapos gagawin yung parang solid surface. Hindi nyo na kailangan bumili ng mga mamahaling solid surface like granite, quartz, marble. Eto, buhos lang yan mga boss. Papakintabin nyo lang, ipapalish nyo lang, then ma-achieve nyo na yung solid surface look na gusto nyo. Lastly,
At so yun mga boss, so as you can see, ito na yung naging finished product ng ating ginawang concrete polish, no? Yung ating concrete polishing, yung pag-aasa ng ating konkreto. So kita nyo, para siyang salamin, sa kintab. So hindi lang siya masyadong makita sa cellphone natin, pero sa personal mga boss. Kita nyo naman yung difference between sa hindi nahasa, ito yung hindi nahasa na part, and then ito yung nahasa na part. So kita nyo, masyadong malayo na yung itsura niya. Ayan.